guys sa magbabaklas tayo ngayon ng ano na radiator kasi itong portip namin na to nag-overheat na naman baka may problema sa kasi medyo luma na yung radiator mo kaya papalitan na lang natin o kaya katry kong ipa-flashing nila ngayon pagka naging maganda yung pag-flashing siguro tatawin mo na ulit pa kami. Ayan guys, panoorin nyo guys paano tayo magpaklas ng accessories na itong Blendy forklift para makuha natin yung radiator. Ayan guys, samahan nyo ako ha. Guys, nakita niyo na guys kung paano po tinanggal yung accessories ng mga yung accessories dito para maka-access tayo na makuha natin yung radiator. Ayan, ito na yung radiator guys.
navigator. Naka-access na tayo. Hinakap natin yung mga iba nandito para natanggalin na lang natin yung iba. Ngayon, ukutin na lang natin yan pataas. Yung mga nakakabit yan, katulad nung mga os niya, tatanggalin na rin natin para maka-access tayo. Ayan, pag natanggal na po natin to, pag natanggal ko na po yan, tatry kong i-flashing. Baka marumi lang dun sa loob. Marami mga umidu-umidyar pa. Kaya siguro sana matanggal ko yun at malinis ko mabuti para ma-ano yung overheat niya. Hindi kasi nagsisirculate yung tubig din sa ano yung radiator eh. Kaya nag-overheat. Ayun guys, ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo ulit kung paano atanggalin tong radiator. Okay? So ayan guys, natanggal ko na guys yung ano, yung radiator. Ito na siya. Ayan, bala ko i-flashing ko muna siya. Ilinisin muna natin yung nanagyan natin ng running water dun sa may pressurized water namin dun sa may labas. Ayan guys, nalagyan ko ito ng tape para hindi siya mabasa kasi nang isang umaano rito eh. Ipa-flashing muna natin. Yan guys, ready na tayo. Ready na tayo sa ready na tayo sa pag-flashing ng radiator. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano mag-flashing. Tumingin na ng kamay ko. Yan guys, pina-flashing na natin yung ano, pina-flashing na natin to yung radiator. Yan ang itsura nya, yan pinakpan para malinis yung pinakaloob ng radiator guys. Yan, kanina medyo mahina yung ano nya eh, yung tubig nya, ngayon malakas na kasi ayun nga, parado, hindi nagsusurculate yung tubig. Pero ngayon, okay na siya. Medyo maganda na yung daloy ng tubig. Maya-maya, tatanggalin ko na yan, guys. Yan. Ito na, guys, yung ating radiator. Kinuha ko na doon. Tapos ko na siyang i-flashing. Ayan. Kung makikita nyo kanina doon sa may video ko, malakas na yung tubig niya. Pero nung una, medyo mahina. It means na barado siya, kaya nag-overheat dahil hindi gaano nakasirculate yung tubig dito sa loob ng radiator. Siguro sa mga sasakyan din natin, baka ganun din ang problema. Try nyo munang tingnan yung mga ibang accessories niya, katulad ng mga hose niya, kung may kung may leak yung hose niya, kaya yung sa sensor, baka hindi gumagana yung sensor, isa pa yung pump, kasi yung pump neto bagong-bago lang yung pump. Ngayon nung yung kumaandar siya, tinitingnan natin kung gumagana naman siya. Kaya dito na ako nag-focus sa ano, sa radiator, kasi luma na tong radiator eh, almost 3 years na tong radiator, kaya yun nga, medyo tumama naman yung ano natin. Pero chinek ko na muna yung mga pinagdaanan, yung sensor, yung pump. Meron pa rin kasi siyang tinatawag na
secondary pump. Yun, kinek na rin, kinek ko naman yung secondary pump. Okay naman yung secondary pump niya. Kasi tinignan ko naman yung secondary pump niya, okay naman. Saka yung pump, ngayon yung relay niya dun sa papunta ng secondary pump, okay naman. Kaya dito na ako nag-focus sa ano, sa radiator. Yeah, yun nga, tama-tama yung kaninang paglagay ko ng tubig para i-flushing ko. Ano naman siya, mahina nung una. Yung out niya, mahina. Sabi ko, ayun, medyo nilakasan natin yung pressure ng tubig. Lumabas yung mga parang umido dun sa loob. Parang kalakalawang. Lumakas ngayon yung output ng tubig niya. Kaya, yun. See guys, sa ngayon hindi ko muna may kakabit yung radiator. Medyo alanganin na kasi sa oras. Pag-out na. Siguro bukas, papakita ko naman kung talagang successful yung naging trabaho natin, kung hindi na siya mag-overheat. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking video. Sana may medyo may nakuha kayong aral sa video ito. Update lang po. Subscribe to my channel, Don Kaliwete Vlog. Please like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye, God. Oh, God.